para sa'yo? 25, 25 na lang. Paano tayo yaman ito eh? Ang tumad ng negosyo. Salamat po. Dati-dati, ganitong oras eh. Ubus na paninda ko. Oo nga eh. Kaya nga ako, naisip ko mong bago na lang ng negosyo. Ano naman ang iniisip mong negosyo? Halimbawa, pagtitinda ng alahas o kaya mga damit, mga ganun. Eh, di tindera pa rin ang labas mo nun. Lako, nandito na naman ang mga kampo ng kadiliman. Mga ayaw magbanat ng buto eh, ang lalaki naman ng katawan. Kahit siguro sa impyerno, hindi sila tatanggapin. Bakit naman? Malamang, pati si Satanas, kutokan nila. Oo, ano? Nasaan na yung sa amin? Eh, kung pumili lang kaya kayo ng paninda ko, siguro naman, hindi naman yata kayo masasamang tinapay, di ba? Bantapang mo ah! Gusto mo ba sirain ko mga paninda mo? Ang titigas talaga ng mga mukha nyo! Isa ka pa! Mukha mo sisirain ko kung hindi ka magbibigay! Eh, di subukan mo! Baloko to! Ha? Basta ka na! Tagal na kitang inaanap, di mo mula ako tinatawagan! Inaanap mo, lalaki na! Sino? Ano yan? Lalo na! Diego, okay ka lang? Nagpatama talaga ako para mapunta ako sa'yo. Nagpatama ako niya! Ano ka ba? Magpupare tayo! Di ba magpupare? Nasa mo ako, paano yung inaanak ko? Ibig sa'yo nung, oh. Huwag mo ko lukuhin, ha? Pwesto! May duminga ba? Ano ba? Okay. Okay yung timing nyo. Hindi nyo naman ulit yun. Okay! Okay! Yun! Ano? Ha? Sige! Labi! Diba? Tara! Bye! Hop! 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 Tatakbo lang pala kayo, pinagod niyo pa ako! Ikaw na naman! Parati ka ng gugulo dito ah! Akala ko ako nabid eh! Kaya pala sila tumakbo dahil sa'yo! Sira tuloy ilusyon ko! Dali na yan! Diyan ba si Papa, naghihintay? Angelica! Susundoy ka na mamaya! Wala ito! Isusundo lang ako ni Daddy! Mga bodyguard! Pulutin ko yun eh! Mamaya! Tara mga bata! Bilis! Sir, 64 po. Hmm. Magkano? 64 ho. Mukhang naisahan mo na naman ako, Diego ah. Ako na nga nagligtas sa'yo. Ako parang pag-astos ngayon. Dapat nga ikaw nang papakain eh. Lubusin mo na! Malakas naman racket mo. Anong rock? Racket, dilihensya. Ginagawa mo, hindi mo alam ang tawag. Hoy, ibahin mo ko. Kahit na kailan, di ako nang bakal. Bakit? Lukot-lukot yung perang binayad mo kanina. Luko-luko. Hoy, ikaw, kumusta na racket mo? Sabi ni Tay sa akin, ikaw na rin pinapakokin sa lugar natin, ha? Doon, pare. Nakakita na yata ng mas magandang lilipatan yung mga illegal doon sa atin, kaya nag-alisa na. Alam mo namang yun lang pinagmumula ng kikitain natin. Hindi ko naman masisikmurang kanain yung mga pwesto rin sa palengke. Sa konti ng kinikita nila, hahatiyan ko pa. Oh,
sabihin mo, nahihiya ka kay Angelica. Kaya hindi ka makadiskarte sa kapwa niyang tindera. Isa na rin yun. Sabi ko na nga ba, yung mga pagtulong-tulong mo kay Angelica. Naku! May motibo ka doon, sigurado. Tinidiskarte mo siya, ano? Angel de la Guardia lang ang dating ko ron. Talo pala talaga tayo kay Itay. Isipin mong tagal ko lang gusto si Susan. Pero yun, wala nangyari. Tingnan mo si Itay. Kinabit ang nanin nila. Alam mo, may punto siya ron. Sa bagay, si Aling Clara may asim pa yun. Ulitin mo yung sinabi mo, pare. Bakit? Kasi dati sa akin, parang may pagnanasa ka pa kay Aling Clara eh. Ulul! Jealous ka? Anong wala? Dati, di ko lang tinitinda mo eh. Ngayon, may pwesto ka na sa palengke. Puro ka naman kalokohan eh. Wala. Napakaseryoso mo eh. Di ka pa nagsasawa sa ganitong buhay, Diego. Wala ka bang planong umalis para baguhin ang buhay mo? Saan naman ako pupunta? Umalis man ako sa lugar na to, sa delihensya pa rin ako babagsak dahil wala namang siraulong tatanggap sa isang walang natapos. Grade 3 lang inabot ko. Pasang-awa pa. Saan ako pupunta? Umalis man ako sa lugar na to, sa delihensya pa rin ako babagsak. Tsaka kahit na mag-apply ako, wala namang siraulong tatanggap sa akin dahil wala naman ako natapos, grade 3 lang natapos ko. Pasang-awa pa. Kahit na. May mga tao dyan hindi nakapag-aral pero umaseso at swinerte sila. Yung nga. Katulad na sinabi mo, swerte sila. E ako sa pulang pagkabata ako, malas na talaga ako eh. Nagkaroon nga ako ng ina eh. Hindi naman masabi sa akin sino tatay ko. Marami daw sila eh. Yun ang sabi niya sa akin. Bago siya mamatay, o nung mamatay siya, mampu na sa akin yun. Ginamit lang ako. Kala ko nga swerte na ako eh. Ginamit lang ako sa bangketa para mamalimos ako. Kaya lumayas din ako. Pero bago ko lumayas, ninakawan ko muna siya. Buti na nakilala ko si Raymond. Pinampun ako kay Mang Marcos. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin masasabi, hindi ko pa rin maintindihan kung talagang swerte ako o malas ako. Dahil hanggang ngayon, eto pa rin ako, nasa delensya pa rin. Kaya gusto mo na rin. Hindi binigyan ang katulad ko ng karapatan para mamili. Tsaka ayoko na rin pabigatin pa kalooban ko para mangarap ng kung ano-ano na alam ko namang di magkakatotoo. Isa lang ang pangarap ko. Sana pag namatay ako, magkaroon ako kahit isang mumurahing kabaong. Mukha kang sira kung ano-anong sinasabi mo. Ay, naku, halika na nga. Hindi pa naman ngayon yun eh. Halika na. Wala kang karapat ang paghimaso ka ng buhay ko! Ay, tama na. Hindi naman kami naghihimaso ka eh. Ang sinasabi ko lang, sana nag-isip muna kayo bago kayo nagdesisyon. Anong desisyon? Hindi nyo man lang kami tinanong eh. Sutil! Kailangan pa ba humingi ng permiso sa bawat gagawin ko? Nay! Sa bawat desisyon ko? Nay! Ano nyo pa rin kami? May karapatan kami! Hindi nyo naman ang sinasabi ko, Nay! Susan! Nay! Susan! Hindi kita pinipilit kung hindi mo gusto ang ginawa ko! Pero hanggat ako ang ina ninyo, gagawin ko kung anong gusto ko! Ano? Kung ayaw mo igalang ang paksa ko, mabuti pa siguro, lumayas ka! Lumayas ka! Inay! 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 Ano ba tama na nakakahiya sa kapitbahay? Ate, ano bang nangyari dito? Inay! Mang Marcos! Dito na titira! Kinasama na siya ni Inay! Inay, totoo ba yun? O ano ngayon sa'yo? Diuda ko, ha? At wala akong nakikitang matama kung mag-aasawa ko muli! Napakahirap ang intindihin, no? Kaya hindi naman yung pag-aasawa niyo ang punto dito, eh! Ang sinasabi ko lang, maghahanap din lang naman kayo ng lalaki niyo. Bakit hindi pa yung mabuti-buti? Isa pa pareho kaming babae ni Angelica. Mamaya pati kami, pag-interesan ng lalaki niyo. Kahit ganun si Marco, hindi siya ganun kasing baboy ng pag-iisip mo. Inay! Tama na. Ay, hayop! Kahit sa'yo mapunta, hayop pa rin! Oh, Clara, tama na yan. Tama na sabi. Ang daming tao. Doon na lang sumayang pag-usapan niya. Doon na yun. Tama na, doon tayo sabay. Kadito! Hindi na kailangan sa pamamahay ko! Tama na! Hindi na kailangan sa pamamahay ko! Tama na, masasanay din yung mga yan. Halika na! Impyerno na nga itong dinaranas natin. Demonyo pa itong nakuha ni Inay. Hoy,
Uy, Diego. Uy! Baka naman gusto mo akong puntahan mamaya sa beer house. Ilang gabi mo na akong iniin dyan. Pupunta kita mamaya. Baka mamaya kung sino naman nakasama mo. Ako hindi. Promise, ha? Sandali, sandali, sandali. Sandali, isang minuto lang. Angela! Angela! Pwede ba makadalo sa inyo mamaya ang gabi? Sige na nga, sige, sige na. Yun! Sige. Ayos! Kanina ko pa ata napupan ng panayang dabog mo. Anong problema mo? Diego kasi. Si Diego? Bakit? Anong ginawa sa'yo ni Diego? Eh, paano? Nakita ko siya kanina, may kausap siya doon babae na nilalandi siya. Eh, gugudahan sa'yo yun eh. At nagsiselos ka naman. Ganon. Eh, mag-MU na kami. Dapat hindi niya ginagawa yun. Mag-MU? Alam mo, yan ang sinasabi ko eh. Ikaw lang may alam na mag-MU kayo. Boyfriend mo nga siya. Pero, ikaw lang may alam nun. Eh, sabihin ko sa inyo. Naku, wag na. Huwag mo na sabihin yan. Mas gugulo pa eh. Ngayon pa nga lang. Nakikita ko, gusto mo na siya agad girahin eh. O talaga? At oras na makita ko na naman niya ang babae niya nilalandi niya si Jeb, kakalbuhin ko siya. At alam mo kung anong kalalabasan niya, magiging kalbong agogo dancer siya. Demanda naman ang aabutin mo. Kaya wag na. Relax ka lang at ako na ang bahala sa'yo. Taran! Sige! Tuloy mo! Tuloy mo! Ano ba problema mo? Anong problema? Ikaw ang may problema! Si Angelica kanina pa nagmamaktol! Wala naman akong ginagawa dun! Anong wala? Eh, dami-dami mong nilalanding babae! Bakit? Bawal na ba akong makipag-usap sa ibang babae? Aba, natural! Dahil mag-MU na kayo! Anong MU? Mutual understanding! Kaya pala hindi ko alam English eh. O sa madaling salita, nagkakaintindihan na kay ni Angelica. At ang alam niya ay magsyota kayong dalawa. Hindi ko nililigawan ang kapatid mo. Alam mo kung may liligawan ako, ikaw na. Dahil hindi tayo nagkakalayo ng edad. 16 ka, 17 ako. Ha, ganon. Eto, tandaan mo ha. Huwag na huwag mo paiiyakin si Angelica. Dahil sa oras na magtago ka, hahantingin pa rin kita. At kapag nakita na kita, putol yan. Bakit naman pati ito nadamay? Okay lang. Pakis muna! Ang bihirang buhay ito, para ako napikot ah. Ayaw mo noon, nagkasyota ka nung walang kahirap-hirap. Kung ayaw mo, balata mo na lang sa akin. Total, matagal na rin ako may tama sa kanya eh. Sige, pag ginawa mo yung tatamaan ka rin sa akin. Ito naman, sino mabiro? Tito Bola! Diyan! Hoy, Diego! Ah! Nakakagat yata ng aso. Ano tinitingiti mo, ha? Ano balita? Sinugbog ako. Minitrato nila aking pagkatao. Minitrato nila aking pagkatao. Minilate ako. Bakit? Kung makayakap ka, akala mo mag-shota tayong dalawa eh. Bakit? Eh yun nga eh. Yung pinapakuha mong hatag. Imbis na yun na makuha ko, 1,000 suntok at tansyak ng inabot ko. Nakasabi ko nila, ikaw raw kumuha ron. Kung kaya mo. Eh pag-uugulti ko nga saan eh. Ayoko lang patulad, tsaka ikaw yung gusto nilang kaaway. Eh, yan, nyakalbog yan. Diyakalas, Bebe. Diyakalang. Sabi natin, tama yun. Ah! Yan mga tulad mong matatangkad na masarap pabagsakin eh.
Important to. May tama ako, pare. Ikaw na para sa anak ko. Ako na ba'y tama? Hoy! Sa susunod, bubuksan ko na to. Hindi ko na isasara. Ang laki ng katawan niyo, puro kayo mga dramatic actor. Ito ko sinabi! Ito ko sinabi! Yan! Yan! Ikaw, ha? Ikaw sumubak sa akin dito, eh! Mga tatado! Go! Papalag ka! Naliliit na yata kayo sa akin, eh! Pagkukulekta ako dito, ibibigay niyo kagad yung hatag, ha? Naisintihan niyo? Opo, opo, opo. Ano nga po? Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir. Opo. Yan! Jalika! Hoy! Hop, 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 hop! Okay. Dumating ka pa. Pero magalit, andito na ako. Pero magtampuan, ba't hindi tayo? Sana tinapos mo na lang yung pakikipagbangayin mo ng mukha, alam mo? Paano mo nalaman? Obvious ba? Tingin nga niyan. Alam mo, kung wala ka na ibang ginawa ko, di makipag-away. Sino naman kaaway mo ngayon? Eh, yung mga nanggigigil ka siya, ano? Ryan? Pasalamat ka at hinintay pa kita. Dahil kung hindi mo ako sinipot ngayon dito, talagang hinding-hinding-hindi na kita papansinin, alam mo yon? Hinding-hindi? Sobra namang hindi yun. Nakakahiya kasi sa ate mo, pinagpiling ka sa akin eh. Sabi, bantayan daw kita. Ganon? Mm-hmm. Kaya mo ako pinupuntahan dito dahil nahihiya ka sa ate ko. Hindi lang yun. Dahil siyempre, alam mo naman eh, ganun lang ang pag-aalala ko sa'yo. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Bakit na pa ako rito? Totoo? Totoo. Ganun. Hindi mo to, para sa'yo to, ha? excuse me. Ako naman, sakit sa tenga, ha? Wala mo nakikinig sa'yo, ako naman. Pagkula pa sa'yo lahat ito, eh. Nagtahan mo pa ako. Please, sige na. Nakabata kaya tato, eh. Sige, o, kain na lang, kain na lang. Aalis na mo kami. Sige, o. Bukas ulit! Ngayon, mag-ingat ka sana. Yan ang tanging dasal ng pusong nag-isa. Paano ang puso ko? Ingat ka sana. Yan ang tanging dasal ng pusong nag-isa. Kabulao ka! Kung ayaw matulog, Esperanza! Ang kaibigan mo'y kaibigan ko rin. Ate! Ate! Oh! Ano? Ba't ngayon ka lang dumating? Eh, masyado kasi ako nalibang sa pamamasyal eh. Nako. alam mo, siguro kung kasama ka namin, sigurado ako mag-e-enjoy ka rin. Nako, eh, kitang-kita naman dyan sa itsura mo na nag-enjoy ka nga eh. Eh, paano naman kasi ngayon lang ako nakapunta doon sa pinuntahan namin ni Diego eh. Kasama ko pa siya. Oh? Oh, talaga? tapos ano nangyari? Kwentuhan mo pa ako. Kumain kami, tapos nag... Saan ka nang galing? Dumating ka na pala. Eh, Nay... Huwag ka magsisinungan sa akin, ha? Dumaan ako sa pwesto natin sa palengke at natin sasabing hindi ka nagtinda maghapon! At kasama mo yung Diegong yun! Tama na, inay! Ano ba kayo? Isa ka pa! Kaya lumalaki tukulong ng kapatid mo dahil sinukonsinti mo! Malamang ikaw ba nagsabi sa kanyang sumama doon sa lalaki yun, ano? Inay, wala namang ginagawang masama si Angelica eh! Anong walang ginagawang masama? Pare-pareho nating alam ang likaw ng bituka ng Diegong yan! At malamang, kisa sa hindi, ay hinuhututan pa niya yung kapatid mo! At sinususulan mo ba? Na hindi naman ho ganun si Diego eh. Ano ka ba naman, Angelica?
Hindi ko mo tiniligtas kanya, ipagduduldulan mo lang sarili mo sa kanya! Ano ba yan? Natutulog ako, ang iingay niyo eh. Ito, tumagaling kong anak! Maghapong pinabayaan yung pwesto makasama lamang doon sa Diegong yun! Namasyal lang naman ho kami eh. Namasyal? Wala akong pakialam kung namasyal kayo kung ano man ang ginawa ninyo. Magmula ngayon, ayokong malamang sumasama-sama ka sa lalaki yun sapagkat wala kang mapapala sa lalaking yun! Bakit, Nay? Kayo ba may napapala dyan sa lalaki nyo? Ha? Kulo niya. Nay, tama na ho! Ano na tama na? Tama na! Kung hindi nyo ako kayang igalang maghiwa-hiwalay na tayo, hindi ko kayo pinalaki para basusin nyo ako! Basta! Jelly, ilayo mo na yung ate mo. Ilayo mo na! Ate, halika na. Tama na yan. Halika na. Daraso. Anong problema ko, pare? Pala ni Angelica, mag-shota kami. Problema ba yun? Ituluyan mo na, andyan na yan eh. Ayun nga ang problema, Mr. Officer. Nahuhulog ang loob ko sa kanya. Yun naman pala eh. Ngayon nga ay ayaw ko mahulog ang loob ko sa kanya. Ang gulo mo kausap, Diego? Gusto mo na ayaw mo. Ano ba talaga, kuya? Hindi, naramdaman ko hindi ako karapat-dapat na lalaki para sa kanya. Mabait na babae yun. Pero mahal mo. Medyo. Yun naman pala eh. Ano pa hinihintay mo? Ikaw rin. Maraming gumigiri ka, Angelica. Ha? Ngayon, pag napunta pa sa iba yan, ikaw rin ang kawawa. Mabuti kung sa isang may sinabi ang pupunta sa Angelica. E paano kung sa isang tambay lang ng hilig ay manggulti na sa kaysa sa iba pa mangitlog si Angelica. Sa pugad mo na. Calling all unit and available personnel. You are hereby ordered to report immediately to the headquarters. Tara-tara na. May repeat. Alam mo ngayon na yung tawag. Wala na ako. Okay. Sama kayo, thank you. Sige. Sir, 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 hindi po kayo bayad ah. Lista mo nilang. Pulis naman yung kumain eh. Eh, bakit ikaw? Hindi ka naman pulis ah. Hoy, pulis karakter ako. Pulis din yun. Kaya lista mo lang yan. Saka, meron na rin ng 20. Pautang na lang. Meron ba tayo dyan? Pentihin mo mukha mo. Pakis na lang. Ito ba yung order namin? Albera. Dali yan! Hindi na kayo makakatakas!
Talad! Sir, ito ang leader ng grupo. Alam ko. Sige, maaari mo na silang pakawalan. Ano, sir? Nadinig mo sinabi ko. Sige, sipat na. Sir, pero... Alam mo, bata ka pa sa serbisyo. Kaya marami ka pang hindi alam. Puntahan mo ako sa opisina. Marami tayong pag-uusapan. At kapag ka nakinig ka sa akin, madadali ang pagtaas ng rango mo. Hmm? Lang naman kami magkasundo ni Inay. Aalis na lang ako. Ate, wag. Pagpasensyahan mo na lang si Inay. Alam mo naman talagang ganun yun eh. Masyado lang mainitin ang ulo noon. Matagal na ako nagtitiis sa kanya. Mga pagpapabaya niya sa atin simula nang nawala ang Itay. Nakaramdam ko talagang hindi na anak ang turing niya sa atin. Hindi. Iba pa rin pang nandito ka eh. Huwag ka nang umalis. Hayaan mo na yun. Lilipas din yun. Makakaraos din tayo. Ayoko na. Sawang-sawa na ako. Hindi ko na kaya. Huwag mo na lang siyang isipin. Ako na lang ang isipin mo. Huwag mo pong iwan dito. Angelica, pansamantala lang naman to eh. Kapag maganda na ang buhay ko, kapag nakahanap na ako ng trabaho, kukunin kita. Pati niya rin si Inay. Kung gusto niya, aalisin ko kayo sa impyerno to. Huwag mong papabayaan ang sarili mo, ha? Huwag mong papabayaan si Inay. Magdasal mo lang ako. Sige, itay mo na lang ako. Dito lang ako magbibisa. Magandang araw po, padre. Ano, kanina pa kita nakikita ang pasilip-silip niyan. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Hindi ka naman siguro matutunaw. Hindi, padre, at nahihiya ho ako eh. Ano? Kasi pakirandam ko eh, hindi ako dapat o karapat-dapat dito sa loob. Alam niyo na, ibig ko sabihin. Diego, malawak ang pangunawa ng Panginoon. Hindi siya pumipili. Makasalanan ka man o hindi na lumalapit sa kanya. Eh, kaya... Kahit na ano pa sabihin nyo, Father, talagang nahihiyaw ako eh. Ayan nyo, pag nagbagong buhay na ako, maya't maya akong dadalaw rito. Father, alas na po kami. O sige, huwag nyo kalimutan ha, maaga kayo bukas, marami tayong misa. Nakadiretso na sa bahay, baka kung saan pa kayo pumunta. Opo, Father. Father. Sige. Sige. Sana, Father, lahat ng bata makuha nyo. Gustuhin ko man, hindi ko kaya. Ang problema kasi, mas malakas ang hatak ng bisyo sa kabataan kaysa sa pangaral ng simbahan, lalo na dito sa atin.
Panay na nga ang mga natanggap kong reklamo tungkol sa pagkalat ng drugs. Nagkalat ang mga batang sugapa dito sa atin. Nakakasama ng loob talaga ang nangyayari sa kabataan natin. At lalo pang nakakagalit na parang walang ginagawa ang otoridad para linisin itong lugar natin. Dapat sa panahon ngayon, magbigay muna ng magandang halimbawa ang matatanda para pamarisan ng mga bata. Wala nang bisa ang pangaral. Tama ka. Ano, hindi ka ba... hindi na. Baka makapag-misa pa ako sa loob, Father. Oh, yeah, sige. Salamat ako. Pangako mo. Salamat pa. Salamat. Kahit tapong ko tuloy yung yosiko. Salamat. Oh, sige. Toast tayo. Toast. Sige, inom lang. Mamulutan ka, huwag ka mahiya. Berdo niyo ba ngayon, Mang Marcos? O nakatisod lang ngayon ng ginto? Iba na ang takbo ng panahon ngayon, Diego. Hindi na tayo kayang buhayin ng delay-delay siya lang. Kailangan natin malakihan. Big time. Katulad ng ano? Droga? Droga ba? Bingo! Hindi na ko bilib sa'yo eh. Ang bilis ng pick-up mo. May mga kaibigan, lumapit. Humingi ng tulong para sa negosyo nila. Yan din ang sabi sa akin ng dalawang tarantadong kumausap sa akin. Kung di ako nagkakamali, yan din ang tinutuko ninyo, malamang. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, yung pera pinag-uusapan. Ako, inaamin ko, tarantado ko. Pero hindi kaya ng sikmura akong sumira ng buhay ng mga kabataan. Pag pumayag ako sa inaalok mo, baka dumami lahi natin yan, patay na lalo ang bansa natin yan. Tinatanggihan mo ba ako, Diego? Oo. Oh. Baka nakakalimutan mo. Sa akin ka nag-umpisa. At ako pa rin na masusunod sa lugar na ito. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero hindi ibig sabihin nyo, kaya nyo na akong hawakan sa leeg. Gawin nyo ang gusto nyo, gagawin ko dapat. Maraming salamat nga pala sa pulutan at saka sa painom. Isang bagay pa. Thanks, I stick. Nagpasundo ka ba? Hindi. Eh, ikaw nagpasundo ka ba? Hindi rin ako nagpasundo eh. Kalaban to, tara! Tama na. Wala na. Oh, hindi ba? Eh, katawa ng tao eh. Anong problema mo? Bakit hindi mo tanong sa tatay mo? Anong ibig mo sabihin? Nilatrat ako kanina. Muntik na madami pati si Angelica. Kukuha kayo ng tao. Huwag yung mga bobo. Pinagbibintangan mo ba tatay ko? Sa ngayon, oo. Pero kapag nakatiyak ako, pasensyahan na tayo. Tarantan ako! Huwag na huwag mong bastusin ang tatay ko sa harapan ko, Diego. Baka hindi kita matansya. Huwag mo akong duduruin, Raymond. Pulis ka. Huwag imbestiga ka muna kung sino ang tama at mali bago ka pumiyok. O baka na makakampi ka na. Payong kaibigan lang sa inyo mag-ama. Mag-iingat din kayo. Nanay mo? May binili lang mo siya sandali, pero babalik daw po siya kagad. Kumain na po kayo. Hinanda ko na po yung hampunan niya. Mamaya na.
Hintayin ko lang nanay mo. Sabay kami dalawa. Kung may kailangan ho kayo, nasa kwarto lang ako. Magpapahinga lang ho ako. Chong, may kailangan mo ba kayo? Meron. Ikaw. Nay! 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 Huwag kang maingay! Nay! Nay! Saan ka pupunta? Hindi ba sinabi kung kailangan kita? Dito ka lang! Ay, hindi hindi natanggal to. Alis na ako. Okay. Sige. Sige. Pumasok na. Sige na, pasok na. Sige na. Bakit anong nangyayari? Bakit? Marcos! 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 Marcos!
Malamig ka muna. Tsak na magwawala si Raymond. Alam mo naman yun, pagtungkol sa ama niya, walang sinasanto. Ang mabigat pa dyan, polis yun eh. Alam mo naman, mahirap kalaban ng polis, di ba? Sige. Ingat, Idol! Chico! Chico! Tumay sa kapila! Magkaibigan tayo! Ha? Kahit tanongin mo sa Angelica! Pinagtanggol ko lang siya! Tanongin mo! Papatayin kita, ayop ka! Kahit saan ka magtago! Hanapin kita! Papatayin kita! Pawala! Chess! Dali na! Oo, sandali! Sasama ako! Yes, Kai! Sasama ako! Sandali lang!
Idol! Oy, Shaquille! Si Idol! Idol! Miss na miss na kita! Aray! Aray! Bakit? Nakita mo, isugat pa ako eh! Oo nga pala, no? Puro butas nga pala yung katawan mo. Pinato mo pa yan dito! At saka, bakit mo pa sinama si Padre Luis dito? Pwede ka naman pumunta mag-isa, eh. Nabahala mo pa yung tao. Eh, siya naman tumapilit eh. Eh, pinuntahan kasi ako ni Angelica kahapon. Nakiusap siya na dalawin kita at ihingi ng dispensa ang hindi niya pagdalaw sa'yo. Wardyado raw siya eh. Ultimong araw dun sa pwesto nila sa palengke, nakasunod si Aling Clara. Kulang na nga lang eh, pati raw dun sa banyo at sa pagtulog eh, tabihan siya. Pero, huwag ka raw mag-alala dahil handa siyang tumistigo para sa'yo. At sasabihin niya sa korte na iniligtas mo lang siya kay Marcos. Huwag ka na rin mag-alala tungkol sa abogado. May nakausap na akong kaibigan ko tungkol dyan para tulungan ka. Father, salamat po. Susan, saan punta mo? Papasok ka na ba? Halika na, sakay na. Hatid na kita. Nako, huwag na. Makakaabala pa ako sa'yo eh. Okay na ako. Hindi. Doon rin talaga ang daan ko. Halika na. Hay na. Ako na huwag iparating sa husgado yung ginawa sa akin ng tatay mo. Alam mo, nag-aaksiyak lang ng panahon mo, Raymond, eh. Alam, Angelica, kung ayaw mo talaga akong pagbigyan, wala na akong magagawa. Pero hindi yung rason kung bakit napunta ako rito. Si Susan. Anong ginawa mo sa ate ko? Wala. Pinakiusapan nga lang ako para suntuin ka, eh. May malaking problema si Susan. Sabi niya, ikaw lang daw makakatulong sa kanya. Paano ako makakasigurado na totoo yan sinasabi mo sa akin? Nasa sa'yo na yan. Kung ayaw mo niwala, bahala ba? Sige. Sandali! Sama na ako. Ayon sa sinumpang salaysay na nasa sakdal, hindi niya sinasadya ang pagkakabaril sa biktima. Totoo ba yon? Hindi po. Ipaliwanag mo. Nasabi na minsan sa akin ni Diego na... Nano? May balak siyang patayin si Chumarcos. Objection, Your Honor. This is plain hearsay. And my colleague is actually asking the witness's opinion about this case. Objection overruled. The prosecution may continue. Nabanggit mo na may alitan ang nasa sakdal at ang biktima. Alam mo ba kung ano ang dahilan ng kanilang alitan? Nagtatalo sila sa paghawak ng lugar namin. Ang sabi ng nasa sakdal ay ipinagtanggol ka raw dahil pinagtangka ang kanggahasain ng biktima. Totoo ba yon? Hindi ho. Hindi ho magagawa sa akin ng tsong yun. Mahal ho niya ang inay. Tsaka parang anak na lang ho ang turing niya sa akin. Paano na isagawa na nasa sakdal ang pamamaril? Tinulungan mo ba siya? Hindi po.
Bigla na lang siyang dumating na may barel. Tinutukan na lang ho niya ang tiyong. Nag-agaw sila sa barel. Nasuntok ni Diego ang tiyong. Nakabitaw si tiyong. Hanggang sa baril niya sa dibdib si Chu Marcos. I have no more to ask, Your Honor. The witness is excused. This trial is adjourned. Pagkaraan ng masusing pag-aaral sa mga katibayang ipinakita ng magkabilang panig, napatunayan ng hukumang ito ng walang bahid pag-aalinlangan na ikaw, Diego Sebastian, ay nagkasala sa pagpatay kay Marcos Romualdez noong 12 ng Marso taong kasalukuyan. At ikaw ay nahatulan na makulong ng hindi bababa sa 20 taon o habang buhay. Bisita tayo. Sige, pare. Papasukin mo. Sige, pasok. Patid ko lang, pare. Sige, pare. Ate? Ate, anong ginawa nila sa'yo? Si Raymond. Hayop siya. Akala ko kaibigan siya. Masawal pa pala siya sa ama niya. Alam mo ba kung gano'n siya kahayop? Pagkatapos ng pagsawaan ng katawan ko, pinamigay niya ako sa mga tauhan niya. Kasi ang piniling oras, umaga at tanghali, gabi, kahit madaling araw, hindi ako sugapa na rin. Dahil kay Raymond, sa paulit-ulit ang pagturok niya sa akin. Ayop siya. Hindi lang atap ko sinira niya. Pati nakalulo ako. Huwag ka mawala ng pag-asa, ate. Tutulungan kita. Iaalis kita dito. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, ate. Gagawa ako ng paraan. Kung kinakailangan kong ibenta yung kaluluwa ko, gagawin ko, mailigtas lang kita dito. Huwag kang susuko. Nalaban tayo. Huwag kang susuko, ah. Ano po, Father? Kawa ka ng Diyos. Tama ang ginagawa mo, Angelica. Sa mga sandali ng panghihina, pag-iisa at kalungkutan, wala tayong ibang dapat lapitan kundi ang ating ina. Wala naman akong dapat na ikalungkot, Father, eh. Angelica, hindi kayang itago ng mga mata mo ang kalungkutan. Gusto man kitang tulungan, hindi naman kita mapipilit na sabihin mo sa akin ang lahat ng mga hinanakit mo.
Nalilito na ako, Father. Wala naman akong nagawang kasalanan para parusahan ako ng ganito. Hindi yan parusahan, Angelica. Pagsubok lang. Binibigyan ng Panginoon ng pagsubok ang mga malalapit sa Kanya, kagaya mo. Hanggang kailan ho kaya ako tatagal? Angelica, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng mga problemang hindi mo kayang dalhin. Sa dami ng iniisip ko ngayon, Father, ang inay ko, ang ate ko, nagawa akong kasalanan kay Diego. Pakiramdam ko, pahina na ako ng pahina sa bawat araw na dumarating. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin kong paraan para matapos na yung problema ko. May katapusan ang lahat, Angelica. Maging matatag ka lang. Huwag kang bibitiw sa Kanya. Ang Panginoon ang bahala sa iyo. Sa nangyayari sa akin ngayon, Father, siya na lang talaga inaasahan ko. Sige, umiyak ka lang. Huwag kang mahihiya. Madalas, ang pagluha ay nakakabawas ng bigat sa dibdib. Kamusta ka na, Shaquille? Okay ah. Ang ganda ng katawan mo ngayon. Mukhang hiyang ka na rito ah. Mabuti pa. Dito ka na lang, wag ka na lumabas. Tarantado ka talaga. Oh, pati naman to si Padre, nakikikaltok na rin. Mabuti naman, dinalaw niyo ako ngayon. Matagal na akong wala nababalitaan tungkol sa atin. Pasensya ka na. Alam mo naman kami mga pare, laging tambak ang trabaho. Pero ang laki ng pinagbago mo ngayon ah. Napaka-aliwalas mong tingnan. Totoo pala yung sinabi niyo noon sa akin, Father. Kapag talaga nataon na yung pagbabago ka, wala kang magagawa. Talagang magbabago ka. Nagkita kami kahapon ni Angelica. Tumalaw siya sa simbahan. Mabuti naman. Hindi siya nakakalimot magdasal. Para nakakabawas sa mga kasalanan niya. May pinapasabi siya sa'yo. Hindi na ako interesado sa bagay niya, Father. Mahirit lang yun para patawarin ko siya sa kasalanan niya. Siguro ayos siyang patulugin ang konsensya niya dahil sa ginawa niyang paglaglag sa akin. Diego, hindi sa binibigyang katwiran ko si Angelica, pero mabigat ang dahilan niya. Hindi ko nga lang pwede sabihin sa'yo. Isang bagay lang ang tinitiyak ko sa'yo. Laban sa loob niya ang kanyang ginawa, napilitan lang siya. Idol, kailangan ni Angelica yung tulong mo. Hindi ba naman malabo pag-iisip niya? Paano ko siya matutulungan? Pinakulong niya ako. Sabihin niyo sa kanya, wala akong magagawa. Kung hindi niya ako diniin, baka pa. Pero, kawawa naman si Angelica. Ano magagawa ko? Alam ko na! Tumakas ka na lang! Tutulungan kita! Uy! Wala ako! Joke! Biro lang! Jokes lang! Lalo nyo na pinabigat ang kaso ko nun. Tagal ko na nga dito eh. Wala pang babae. Alam mo na kung bakit andito ako. Ang kape niyo. Ayoko ang buting parang umaga si Diego, ha? Thank you.
Akala ko ba hindi ka tatakas? E bakit ano itong ginawa mo? Pinamantala ko ng pagkakataon, Father. Bubunuin ko yung mahaba akong sentensya. Paano ko mapapatunayan na wala akong kasalanan? Sumugal na ako. Pero hindi ka pa rin nila titigilan. Paano kung matsyempohan ka? Bahala na ang Diyos. Makikipag-unahan lang ako sa mga mahanap sa akin. Sa pa, hindi ko matiti si Angelica. Siyempre, kahit pa paano, ipinagsamahan din kami. Siya lang natitira kong pag-asa. Siya lang nakakaalam na wala talaga akong kasalanan. Siguro naman, kapag tinulungan ko siya, tutulungan niya rin ako. Alam mo, Diego, pinahirap mo lang ang sitwasyon mo. Sigurado, alam na ni Raymond ngayon ang ginawa mo. At tiyak, ngayon pa lang, pinaghahanap ka na nila. Wala na akong magagawa, Father. Pagdasal niyo lang na hindi mag-kursang landas namin. Siya lang ang pwede mangyari doon. Dalawin niyo ako sa buroy ko. O dalawin niyo siya sa buroy niya. Sana naintindihan niyo ako. Wala sa akin ang paghusga, Diego. Alam ko minsan kailangan ng karahasan upang manaigang mabuti sa masama. At upang lumabas ang katotohanan na pilit na tinatabunan ng kasinungalingan. Hindi na ako magtatagal, Father. Alam kong alam ni Raymond na kung saan kumbento pwede akong puntahan. Mag-iingat kayo. Delikado na rin kayo dito. May alam akong lugar na pwede mong pagtaguan. Hindi yung puntahin ng mga tao. Ligtas ka doon. Sinasabi ko na nga ba eh. Kung nung una pa siniguro mong patay na ang Diego niyan, wala na tayong problema. Huwag niyo na ako sisisihin. Tinitiyak ko sa inyo, hindi naman ulit ang nangyayari. Sa susunod na yung pakikita, bangkay ko na siyang iiwanan. Dapat! At saka nakarating na kay Diego yung pagkalat ng drug sa lugar nila. At alam niyan tayo may pakananon. Hindi nga siya makalapit sa mga pulis dahil sa kalagayan niya ngayon. Pero natitiyak kong gagawa at gagawa siya ng paraan para may laglag tayo. Ito na ang pagkakataon mo para makaganti kay Diego. Mapatay mo man siya, lusot ka. Dahil isang takas sa kriminal ang hayop na yon. Ngayon mo patunayan ang pagiging pulis mo. Hindi pa kami tapos ni Diego. Kahit hindi niyo utos sa akin, takas man o hindi, itutumba ko talaga siya. Diego? Diego! Oh. Iwan ko muna kayong dalawa para makapag-usap kayo mabuti. Diego? Sige. Pakinig ka muna sa akin. Ano pa ang dapat mo malaman? Ano man ang sabihin mo, hindi na magbabago ang nangyari sa akin. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin. Hindi mo alam yon. Sa dinami-dami ng taong wawalan niya sa akin, ikaw pa. Ganun kasakit yon. Pakinggan mo na muna kasi ako eh. Ano bang dapat mo malaman? Pinilit lang ako. Pinilit ka? Kung ayaw mo kahit sino, hindi ka pwedeng pilitin. Akala ko, tayong dalawa magtutulungan. Magkakampi tayo. Wala na ako ibang pag-asa, ikaw na lang. Tapos iniwan mo ako sa ere? Hindi lang yon. Diniin mo pa ako. Bakit? Sa akala mo ba ikaw lang yung nahirapan? Hindi lang naman ikaw yung nasaktan eh. Wala na eh. Nangyari na eh. Tapos na yun eh. Kilala na kita. Ngayon kilala na kita sa oras ng kagipitan. Kilala na kita. Bahala ka kung anong gusto mong isipin.
Dahil sa ngayon, alam kong sarado-sarado na yung utak mo eh. At kahit na anong gawin kong paliwanag sa'yo, hindi ka maniniwala sa akin kahit na maglumuhod pa ako dyan sa harapan mo. Alam ko naman kung bakit ka narito eh. Dahil kailangan mo ng tulong ko. Kaya mo, sa kabila ng ginawa mo sa akin, tutulungan pa rin kita. Pero ito lang hihilingin ko sa'yo. Pagkatapos ng problemang to, gusto kong linawin mo lahat ng nangyari. Gusto kong lumabas ang katotohanan. Ako naman tulungan mo. Kung pwede lang. Hindi ako kasing sama ng iniisip ko, Jeko. Dahil kagaya mo, kaya ko rin magsakripisyo ng buhay para sa isang minamahal. Ang pagkakamali ko lang, hindi kagad ako gumawa ng paraan para makausap ka. Oo. Oo, inaamin ko. Kailangan ko ng tulong mo dahil wala na akong pwedeng malapitan kundi ikaw na lang. Pero kung ayaw mo, hindi kita mapapilit. Hindi rin kita masisisi. Darating ang panahon na maiintindihan mo ako. Huwag ka mag-alala. Darating ang araw na makakabayad din ako ng utang na loob ko sa'yo. Buti na lang at malakas pa rin itong sex appeal ko. Kahit pa paano eh, nakakadelihensya pa rin ako. Okay, itong baril na to. Saan galing to? Doon! Sa kaibigan ko, Police Makati! Ari ko! Bakit? Tarantado ka, Police, ang pinagkura mo na ito. Eh, takas ako? Hindi naman totoong Police eh. Police na ako makatingin. Linawin mo! Sakit doon ah. Saan ang ballroom dancing dito? Ha? Saan siya? Dito ba? Dito eh. Saan? Doon yata. Doon! Doon banda! Murado ka? Tapos na. Baka may makakita sa ating ibang tao rito kung ano isipin. Halika na. Thank you.
Bakit mo akong pinapahirapan, Diego? Magkikita pa rin tayo. Alam ko takbo ng utak nun ni Raymond. Hindi nung gagalawin si Susan. Dahil mawawalan siya ng panlaban sa'yo. At oras may mangyaring masama kay Susan, mawawala ka na ng dahilan kundi magsumbong sa pulis. At isa pa, ginagamit niyang alasyon para makita ko at makaganti sa akin. Dahil alam niyang wala ka ng ibang tatakbuhan kundi ako. Tarantado talaga. Angelica. Inay. Inay. Ayaw ko sanang isama, kaya lang nag-aalala dahil 5 araw na hindi mo uwi. Ayun, napilitan ako sabihin ang totoo. Angelica, patawarin mo ako. Kung hindi nangyari mga ito, hindi ko malalaman kung gaano kalaking pagkukulang ko sa inyong dalawang magkapatid. Inay, huwag na ko natin pag-usapan yan. Ang importante, matulungan natin si ate ngayon. Diego. Wala ko kayong dapat alalahanin sa akin, Aling Clara. Diego. Nagtamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Sa'yo rin pala kami lalapit sa sandali ng aming kagipitan. Wala ko yun. Ang mahalaga ko ngayon sa atin ay magtulungan tayo. Sir. Tumawag yun. Oo nga. Sir. Sir. Saka pupunta. Pwede ba sumama? Tarantado ka talaga, Diego. Isang busina ko lang dito, hindi ka makakalabas ng boy. Tama ka, pero pag ginawa mo yan, pareho tayo hindi makakalabas dito. Lalabas nga tayo, pero pareho tayo malamig na bangkay. Kaya diretso mo na lang, para masaya. Malayo pa ba? Baka tumatiming ka lang sa akin, huwag mo na subukan, kaibigan. Dalawa baril ko, huwag mong kakalimutan. Saan tayo? Diyan ba? Sigurado ka? Baka naman gusto mo lang akong ipasyal, ha? Sa luneta na lang tayo. Ano? Best friend? Best friend? Baka namang... Saan ba, kaibigan? Malayo pa ba? Huwag mo tawagan, kaibigan, dahil hindi tayo makaibigan! Masyadong mainit ang ulo mo. O, sige. Best friend na lang. Malayo pa ba? Ha, kaibigan? Huwag mo sabi ako tawagan, kaibigan eh! Hindi kaya ata nanood ng pelikulang best friend eh. Kaya mainit ang ulo mo. Eto, tandaan mo, Diego. Habang nabubuhay ako, huwag kang pakasisiguro. Dahil pag nagkabaliktad ang sitwasyon natin, papatayin kagad kita. Okay. Okay lang, kaibigan. Please, dito ba, best friend? Diyan ka lang sa sulok. Huwag kang alis yan. Saan? Saan? Halika na. Uwi na kita. Diego! Kaya. Diego! Oh. Tama na, iuwi na kita. Tama na. Oh, okay. Okay. Ha? Yeah? Okay. Okay, tara na. Tumakbo ka na. Lumabas ka na sa building na to. Ha? Paano na? Akong bahala sa'yo. Basta huwag ka nang babalik. Ang importante, makalabas ka ng building na to na mabilis. Oo. Ha? Huwag ka nalilingon. Okay? Tara. Oo, okay. Okay. Ha? Ito lang tandaan mo, Diego. Magkikita pa rin tayo. Para akong alino mong susunod-sunod sa'yo.
Hindi kita patatahimikin. Sigurado mong magbabago ka nito sa gagawin ko. Sa kabila!
Subok lang yun! Gagawin ko. Di bababa ko na to. Ay. Tama, ay, tama ako. Anda lang. Ay, si Daddy nandiyan, ha? Sandali. Sige, Don. Ano yan?
Malapit mo sa kalubang eh. Alis na ako. Oh? Oh, bata. Makakalaya ka na. Huwag ka nang babalik dito, ha? Iwan ko na sa inyo to. Salamat. Hindi na ako ninigarilyo eh. Tumigil na ako. Susulat na lang ako. Si Diego ay nahatulan ng pagkabilanggo habang buhay. Subalit dahil sa ipinakita niyang magandang asal sa loob ng bilangguan, siya ay binigyan ng parol pagkalipas ng 5 taon. Diego! Diego! Alam mo, ang tagal-tagal ko hinintay itong paglaya mo. Sa wakas! Sa wakas, makakapagsimula na tayo na panibagong buhay natin. Kalimutan mo na ako, Angelica. Bakit? Hindi tayo nababagay. Ex-convict ako. Wala ka mapapala sa akin. Bata ka pa. Marami ka pang panahon para makita ang nararapat na lalaki para sa'yo. Pero... Diego, minahal kita. Buong buhay ko, inukul ko sa'yo. Sino namang tatanggol sa akin? Kanino pa ako tatakbo? Ang tagal kong hinintay itong paglaya mo, Diego, tapos ngayon ito pa igaganti mo sa akin. Mabuti na yung... malaman mo ngayon. Masaktan ka mo ngayon. Kaysa naman habang buhay kang... magdusa sa piling ko. Kaya patawarin mo ako.